Good day, beautiful people. Welcome to my channel. And today's episode, isi-share ko naman sa inyo ang aking mga marites na mga friends. Kung nais nyo mo gitong content, panoorin nyo ang video malapit sa akin sa dulo. At doon sa bago lang sa channel ko, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video na i-upload. Okay, here we go. Let's start. Walang kasing saya pag once nagsama-sama kayo ang mga barkada, mga kaibigan, mga katsikahan mo. Lalo't lalo na kung pare-pareha ang mga interest nyo, pare-pareha kayo ng mga ugali at pare-pareha kayo ng mga masayahin sa buhay. So, kahit anumat anuman, kahit saan mapunta ang usapan nyo, babalik talaga kayo sa mga kung ano, kahit mga biro-biroan man lang, kahit mga ano, basta magkakaibigan kayo, walang kasing saya kapag nagkita-kita kayo. Kagaya ng mga kaibigan ko, pag sumusupot sila sa akin, kung ano naman ng mga kasiyahan at nakakaalis sila ng stress, nakakawala ng bagot sa buhay, kahit saan mapunta ang mga usapan namin, basta importante magsama-sama at mag-uusap ng kung ano ng mga kahit saan mapunta ang usapan namin. May mga nakakatuwa, may mga invento, may mga joke-joke lang, may mga biruan lang. Basta importante, nagkakaroon kami ng bonding, kasiyahan sa buhay, na iwasan mo, makakalimutan muna namin ang mga kanya-kanya namin iniusap sa buhay. Okay? Ako? Ginudukot ko pa ano? Hindi, okay, never ako gumawa ng gano'n. Pinakain ko sila. Ang ano, umayaw ako. Ang gusto niya may mangyari. Ayaw. Mahirap na pagpilitin, di ba? Pang ilang beses ka na narin? Parang pito? Siya. Mga pang walong beses. Ito ha, parang si Eileen. Lahat ng mga tapay doon. Lahat talaga. As in lahat. Walang isang ano pumasa. Meron, dalawa yung si Christian. Pero si Christian. Sanay sa Becky o si Keiko. Ano po? Talaga? May nakwento niya sa akin. Siyempre, lahat ng lalaki, ganun ang ikukwento. Sanay sa Becky. Ano na siya? Si Keiko, si Keiko. Oo, si Keiko. Na kasi. Hindi kasi doon tayo. Paano kayo magkahadang dalawang aso na? Kaya sabi ko, huwag na lang. Pinagalit siya kasi. Ang hirap pag gano'n, diba? Parang, hindi naman maganda ako, pero ang hirap pang hada ng dalawa, hindi mo alam kung isip ko, wala. So, nagulat siya, bakit siya din nabroon? At bakit hindi siya pala nangyari? Parang napahiya siya. Pero kung ngayon, pwede na. Taba na yan. At saka pwede na mag-sorry, diba? Oo naman. At saka yun naman, wala naman. So, ilang beses ka nga, ano? 7 beses siya na rin. Kerry, ano? May wifi. Ay, sige. Ano ba? Huwag tayong maniwala. Uy, ako naniniwala ako. Ikaw ka pinaniniwala ako eh. Dapat kanya-kanya tayo paniwala. Yung sa akin naman kasi... Maniwala at respeto. Bakit gano'n? Ang bakla at saka Dobby, lagi ko narinig ang respeto gano'n. Pati Dobby, sa akin respeto mo. Ang grabe ko naman. May kapit ba? Sa pag-asa may kapit bahay kami mag-jowa. Nasa kalim, nag-away. Ando kami mga baklas. Sabi ng babae, Kung ano, kaya yung may tomboy na ano lang, respeto mo ako. Ito yung lolong, si Christopher, wala nang reaction ng mukha kasi puro borok. Yung na. Ano uli yun, yung tomboy, yung kwento yun? Nag-away sila na dapat daw ang babae ang pinipinger. Baliktad yung babae ang pinipinger doon sa tomboy. Kaya parang napagod siya. Tapos taman-taman na lang ginakagano. Kaya tingnan mo, sino mas pakiususo? Di ba siya? Respeto mo ko, sabi ng tomboy. Baka sa badigan nandiyan. Sa kalakala ng mga lalaki, siya ang titira. Yung pala, siya ang titirahin. Respeto mo ko. Awan. Anak to, sino to? Hindi ko alam. Siguro gaganda sa personal niya. Oo. Parang maganda to. Itong lalaki, sino yung lalaki? Ay,
Ay, si Entiveros. Di ba may jack? May jack ano sa atin yun eh. May scandal sa atin yan. Nasa GC natin yan. Yabas mga ngayon. Sino? Si ano, ito na to, si Entiveros. Hala! Nasa compilation na natin yan. Resisto pa, di ba? Wala po. Lahat malamig na nagyiyelo. Pinagtatanong na sa sadyante ko. Ay, back teacher ka ba? Kung may try. Itong GMA 7, yung kanilang news, parang mind conditioning. Di ba, ano, nag-aangkat sila ng 300 metric tons na sugar. Tapos, sinabi na ni Marcos na hindi ganun kalaki ang pangangailangan natin in the next few months. O kung hindi man, at nasa 100 metric tons. Sinabi na yun yan. Ni Marcos. Tapos ngayon, ito sa kanila na may shortages daw. Tapos, di ba sinabi, may shortage daw sa mga onions na puti. Eh, meron nagsasabi na merong 80 pesos lang ang onion sa kanila. At saka, hello, yung kasi nga, next ng sugar, onions naman ang kanilang i-import. Ngayon, itong GMA 7, ang sinasabi nila, may shortages nga talaga. I-justify nila na tama yung ano ni Cherry Pepe Cache. Dahil ang kilo daw ng ano, ng white onions, 500 kilos na wala naman mahanap. Eh, ang dami naman daw available ng white onions. Yung mga ganyan-ganyan, booking na yan eh. Kunyari, may shortage para i-justify na kailangan nila mag-import. Eh, tapos sinasakay ng minus mga sagot kay Cherry. Nakabili kami ng mga ano, white onions, ang gato-gato mura na, gato-gato kayo. Maybe it's because more economical to produce reporter size that they are selling right now, which is available in the market. Wala kayong goma? Wala, be. Itong ano parang ano, itong GMA 7, palala ang kanilang mga news. Parang pag once na may sinasabi ang mga dilawan, i-justify nila na tama. Tapos di ba nagsinabi na ni Marcos na ano, ay walang kakulangan ng sugar. Tapos ito, kulang daw ang sugar. Sumasalungat sila eh. So baka mamaya eh, bakit kailangan katulad sa inyo pag sinabi mong 4 na beses kami ayang pakasal, parang kung konsa doon. Diba? At ilang beses ka na rape ito? Muntik na ng isa. Bilang na tuloy, pang-apat. Pang-walo. Pang-walo. Parang dito sa atin, parang ang presidente, pinakamataas na tao sa lipunan. Ang dali-dali nilang barahin, ang dali-dali nilang isulat. Ang dali-dali nilang mahiya. Kaya nga natakot sila. Nakakaiba nung si Duterte yung naging presidente. Diba? Dali din nila magawa ng ganun. Parang ganun na lang. Pero dahil malaki lang taas presyo sa asukal, binawasan nilang oras sa pagkakamahon ng mga itinyari. Hindi po kasi dati po araw-araw po sila bumapasok. Nakita ko yung YouTube mo. Hello? Ayan naman. At yung nasa court tayo napanood ko rin. Parang hindi mo na wala ko sinubscribe. Ngayon, nalaman ko na ang doon pala yung subscribe. Doon pula yung pula. Alagang ka, paano kayo? Akala ko doon sa lalabay. Please just, akala ko doon pay pindutin. Pag binipindut ko, wala naman. Ito pala. Na-discover ko. Ay, pala. Kaya nakapag-subscribe na ako sa'yo. O kasi doon pa sa'yo, ako nakakuha. Ay, subscribe nga. Akala ko doon mas malumalabas dito sa mga screen. Kung malami, bakit? Ako alam ko dati pa, hindi pa lang sinasabi siya. Bakit naman? Dapat. Ito lang sa pabilis pa nako din eh. Alo? Taja lang. Hindi pa siya, hindi ka pa pwedeng manood. Oo, tama. Binigyan pa naman kita ng 20 na nag-volleyball doon. Tapos sinubscribe mo na ako. Sinubscribe ka pa naman yung TikTok mo. Yung TikTok mo, pasayaw-sayaw ka. Lagi ko pa naman pinapanood yun. Ano mo nakikita? May ano ka pa naman. Ito yung jowal ko, ma-Elliot ha? Sino? Yung jowal ko. Ma-Elliot ha? Sino yan? Sino ano? Yung sino ba yung asawa nun? May sabi ka? Hindi. Si Nega niya? Hindi. Sumaya. Ay, si Buboy. Siya na si Buboy Villar, di ba? Binata niya. Yan? Hindi. Si ano? Si ba yung asawa niya?
Maganda sa personal yan. Ano? Sarang agad yan, no? Ganda sa labas. Ganda sa personal. Ito lang lang yan, no? Yung ino-offer nila mga teleserye, Running Man, ano yun? Meron na ng Running Man. Ano makukuha dyan sa mga... Ano makukuha dyan sa mga ano na yan? Adaptation kasi yan sa ano sa Korea ang nag-umpisa yata yan. Pero maraming mga Korean, alam mo ba? Meron mga Korean dito na nagreklamo sa ano dahil na yung adaptation natin dito. Pinapapangit nila. Pinatsatsaka. Ano ko yung producer na ano? Si Enrich Gonzalez, ang yaman na pangasawa. Enrich Gonzalez. Ang yaman na pangasawa. Uy, si ano ha, Maggie Wilson, yung apo ni Consuming, nag-proudin sila lately, di ba? Yung unit na binigay ni ano, ni, na, yung pera ka, conjugal unit nila, pinadlock sa BGC. Mm-hmm. Kasi paano yung lola mo ayon sa do sa issue na nakapag ano affair do sa business partners din nila bagi eh alam mo si Carla Carla Bella pera daw pinagawa pero apa man no? Bakit ganun? Hindi siya maganda sa TV. Maganda sa personal. Iba karakter. Parang matapang. Parang tayo. Parang maganda tayo kahit ano. Sa personal, sa TV. Tapos maganda. Nasa rin bata. Yan lang yan. Ayan na yan. Ay, wala na. Yung sa Chica Bini, eh. Kalidi siya. O, may pwede. Pwede naman magbago ang museum. Tsaka pwede ako mag-sorry na kung hindi ba pasensya na. Kaya kasi kay Rashid. Tsaka kay Dirty. Kasi yung men. Anong dahilan mo? Bakit hindi ba siya napabigyan dati? Kailangan valid ang reason. Based on. Kasama. Kasama. Tsaka may pakulit sila. Actually, ang mali naman kwento ko. Kasi nagkakagano naman. In the end, oh, lalaki naman. Lalaki. Nakala ko. Siyempre lahat ng mga sila. Tayo mga pamilya. At tingin natin lahat. Puro pamunta. Diba? Ganun kasi. Ibig sabihin, tingin mo sa amin pamunta? Ay, hindi. Babae. Sabi niya, lahat daw ng tingin niya sa ano pamunta. Hindi. Pag pamunta ka. At tingin mo lahat. Ano yan? Saka lang maliliwa. Ano? Sige, Jeff! Thank you! Ha? Ano ba? Wala. Buti hindi nahanap si ano, Ase. Wala ako. Babaeng pugita. Gusto mo nang kumagapang? Yung photo. Photos kaya.